Sir Joseph Gutierrez, this is Rod from Gree Hobby Collection. This is your unit, sir. Katatapos ko lang ayusin. So, nakalagay na po yung high impact hammer roller, sir. Ang gamit nito is mas malambot po ito compared dito sa stock. Steel po kasi itong stock. So, kapag ito po kasi ang ginagamit, so, ayan, ito po. Uubusin po niya ito. Itong part na yan. Yan. Ito. Itong part na to. Pag naubos po yan, sir. Pag nagkaroon ng substantial damage dito sa part ng blowback housing na to. Magfo-full auto. Mag-i-start na po na mag-full auto yung unit niya. So, kaya ito po yung pinaka-most sulit. Kahit po kabibili pa lang nung pinaka-maganda kabibili ng Glock, lagyan na agad na ganito. Matagal ng issue to, sir. Matagal na pong issue ng Glock ito. So anyway, mura lang naman ang blowback housing, sir. 1.5 lang naman ang blowback housing. Pero syempre, mas mura ang 650. Yung hammer roller na upgrade. Tsaka mas madali po siyang palitan. So kapag maglalagay kayo ng oil, sir, ang nilalagay kong oil is RC shock oil. So kapag naglalaro kayo ng RC, alam nyo po yun. Pure silicone oil yun, sir. Nilalagyan lang po ng konting, pinapahirang ko lang po dito. And then, isang drop lang po dito. Dito po, sa may kon ng slide. Dito po kasi maglalakad yung... dito po kasi mostly magkakaroon ng friction dito sa may outer barrel. So, ito yung kon, sir, yung TTI chamber nyo. Nag-mod lang ako ng konti dito para mas maging maganda yung fitting niya dito sa fixed barrel. So, ayan na po siya. Yan. So, yan lang po siya. So, pakita ko lang po pala yung medyo mahigpit lang po. So, pakita ko lang po yung hop rubber natin. Yan po yung 4UAD hop rubber. So, yung mga parts ninyo is nandito, yung stock na tawag dito. Chamber, yung kasamang knob ng hop rubber, ito po yung orange. Lagay ko na lang po dito. Magagamit nyo po yun sa kwan, sir. Kapag ginamit nyo yung hop-up knob sa rifle. Then, ito. Lagay ko na lang po dito. And then, yung extra po na buffer. Mag-iwan ako ng isa. And then, yung screw sa chamber. Lalagay ko po dito yun, sir. So, ito po yung stock na guide rod, then yung spring ng nitong stainless steel is nilipat ko dito. And then ginamit ko po yung stock na spring ng stainless steel guide rod. So kapag lalagay niyan, sir, is yan. And then pag maglalagay kayo ng oil, sir, wag niyo pong lalagyan ng oil yan. Ito. Itong nguso. Pati yan. Hanggang dito, wag niyo pong lalagyan. Basta kung yung sinabi ko lang po nalalagyan nyo ng oil is yun lang po. So, ito po. Yan. So, kakabit na natin. Tingnan nyo to, sir, yung seal niya. Kita nyo? Sumasama yung halos ayaw humiwalay. So, ganun po siya kaganda yung air seal ng unit. Then, yan. 3 minutes na. So, ilagay natin. Subukan natin mag-chrono. Ito pala naaayos ng ano, tripod ko. So, baka muna natin to. Yan. 3 minutes. Ito lang natin i-chrono sa iyo. Ito yung magazine nyo. Lagyan natin ng ring gas. Naku, wala na ata akong gas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sana meron pa yun. So, gamitan natin ng 0.2 gram BBs. Kahit 5 lang. O, 6 na. 6.2. Yan. Then, ano yung prono ko?
Lagay natin. So, ito sir ha, kaka-assemble. So, initial chrono check. Ito yung pinaka-the best na mag-chrono. Kaka-assemble. So, dito, yan. Tapos, lalagyan nyo lang po ng konting patak na silicone oil dito. Dito lang, sir. Huwag nyo na pong ilagay, huwag nyo na pong lagyan to, itong buffer na yan. And then, dito naman sa chamber, sa pan, sa may frame, nilagyan ko na po ng silicone oil dito. Dito lang po naglalagay ng silicone oil. Side dito. Side dito. 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 Tapos, dito. Then, nalagyan ko na po kasi yung roller dito sa hammer. Yan. So, konti lang sir. Halos parang black po siya na tunay. Kasi ko, sa black na tunay, konti lang din po ang lalagyan ng oil. Halos kahit nga hindi mo lagyan ng oil yung tunay na black, pwede. Tapos ito, mahigpit po to. Kapag nilagyan, pag nilagay nyo po ito sir, be sure na umangat na ito. And then, kapag tatanggalin nyo po siya, ayan, ibaba nyo po muna yung mga yan. Tignan nyo po muna. Tapos saka nyo po siya yung ganun. So, ayan siya. Kita nyo sir. Wala pong kwan nito. Hindi na po siya mag-slide lock. So, subukan natin. Initial chrono check using 0.2 gram BBs and puff dyno 12 kg for sir... ano na ulit? Sir, basta yun po. Yung friend ni Sir Bogs. So, ayan. 0.2 gram. So, ayan sir. Subukan natin. Wii G17 Gen 3 with TTI chamber, 4UED hop rubber, and a fixed barrel, and a high impact hammer roller with stainless steel guide rod with buffer. Chrono check using 0.2 gram BBs and puff dyno 12 kg firing. So, medyo hot. Sorry, medyo hot sir, ha? Medyo hot. 406. Magsisettle to sir kapag nag-adjust tayo ng kwan. ng chamber. 398. 392. 384. Ayan, pababa na ng pababa. 382. O, so, wala na. Wala nang kwan yun, sir.